So, ayun guys, sa probinsya na po ito. So, ayan, nandito ako para i-share ko kung yung mga dahilan kung bakit tumitira ang ipis sa ating bahay. Okay guys, kung hindi po ay nakapag-subscribe, please click the button below, yung kapulahan dyan. So, click nyo na yan. Alright guys, so we can start now. So, ayan guys, sorry sa aking background kung makita nyo yan. Yan po yung mga ginagamit ko sa aking paglilinis. More on vacuum and polish. Alright guys. So, ang tatalakayan natin ngayon ay hindi doon sa aking kagamitan. Alright. So, start na tayo. Okay. Top number 5 kung bakit nagkakaipis sa ating bahay. Alright. Number 5, empty bottle or empty cans. Alright. So, yan po sa mga dahilan kung bakit yung ipis din ay nasa bahay natin. So, kung maaari guys, itapon ang mga natirang soft drinks, beer, sa bottle or cans. And then, ilagay sa isang trash bag. And then, itali ito kung hindi naman agad itatapon. Kasi yung amoy nun ay paborito ng mga ipis at sa sidla nun sa loob ay paborito nilang third hand. Okay, top number 4. Microwavable or a plastic wares. Ayan. So, ayan. O, madalas tayo mag-impact. O, umuwi sa trabaho natin ng mga microwavable. Okay. Diba? Sa tindahan. Alright. Or sa store. Ayan. Napinagpila natin. Uwi natin yan. Kasi, sayang nga naman kung itatapon. Kahit di naman po ako. Pero, isa big no kung uwi kayo ng uwi at hindi nyo naman gagamitin. I-stack nyo lang ng matagal. So, it's a big no guys. Kasi, pagka in-stack niya yun ng matagal, ayun, amoy pa rin pagka, amoy kasing pagkain yung microwavable kahit anong hugas natin. So, naaamoy pa rin yan ng ipis. Nako, paborito pa rin nila yung puntahan at tiran yung may microwavable. Try niyo yan guys. I assure you, it's true. Kasi experience ko na po yan sa tagal ko na po ng paglilinis. Alright. And then, top number 3. Pinag-isa ko lang guys. Eco bag, paper bag, or mga cartoon. Ayan na tayo. So, panag-grocery tayo, yung mga binanggit kong yan, andyan lahat. Alright. So, tago lang ng tago kasi sayang daw. And then of the day, iipisin. Sobrang dapat hindi naman gagamitin. Siguro okay lang yan kung gagamitin ninyo. Pero, ilagay sa tamang lalagyan. So, paano ba natin siya ilalagay sa tamang lalagyan? At maari, ilagay siya sa wax sa loob ng cabinet. Sa labas lang. Maglagay kayo ng, or mag-provide kayo ng mga lalagyan. Ng, okay, huwag nyo na pagsamasamain. Hiwalay nyo. Sa eco bag lang, sa paper bag lang, or plastic. Or carton guys, inadvisable na stock sa bahay. 100%, titirhan nyo ng ipis. So, kung mag-isak naman kayo ng paper bag, huwag naman sobrang dami guys. Okay? Kunti lang. Kasi favorito din nila yung tira. Kasi karton yan. Karton yung materials niya. Pag plastic naman, okay lang din kasi nagagamit sa basuran natin pag magpapalit tayo. Pero, huwag naman sobra din dami. Kasi min sobrang dami na, hindi, alam mo yung ang gulo-gulo na, natitira na siya ng ipis. Hindi ba? So, yung microwavable, yun nga, wag din sobrang dami. Kung mag-iimba kayo, ilagay nyo sa open places, ilagay nyo sa mesa nyo, yung madalas nating makita para mas madaling gamitin. At pagka gamit na, itapon na. Or medyo madumi nang tingnan. Hanggat mari guys, wag masyadong marami talagang iniimba sa kusina natin or sa cabinet natin. Isa yan sa mga gusto nila. Diba? Gusto ang tira ng mga ipis. Alright, experience ko na po yan. And top number 4. Ito yung mga leftover food. Okay, ayan na tayo. Yung mga leftover food, guys. At maaari, kung hindi naman maubos, place it on the fridge or the refrigerator. Taso sa baba man yan. Kung karne, siguro kung saan gustong ilagay. Alright, ilagay nyo. Hindi, wala akong idea kasi wala akong rep. Okay, ilagay nyo sa rep ninyo. Huwag nyong hayaan na iniiwan dyan sa
mesa or sa may kitchen. Kasi naamoy nila yan. Paboritong paborito yan ng mga ipis, guys. So, kung hindi nyo kakainin, pamigay nyo or itapo na. Kung sira na. Alright, guys. Yan din yan mga talagang most amazing na, na gustong-gusto ang mga ipis. Alright, 100% yan, guys. And top number one. Ito na, trash bin. Yung mga basura natin, guys. So, wag po natin patagalin yan ng ikatlong araw hanggang magbagong taon. Alright, guys. So, experience ko rin po yan na talagang nakakalimutan nating itapon yung mga basura sa ating basurahan. Alright, at maaari maging practice na po natin yung everyday tapon bago maga, especially bago maggabi. Tapon na talaga. Pagtulog natin, just be sure na wala na po talagang basura sa ating kitchen, sa ating kwarto. Kasi kumakain din tayo doon. Yun, itapon na lahat yan doon, guys, sa basurahan. Huwag nang magtitira talaga ng mga basura bawat gabi. Kasi sa gabi, andun umaatake yung mga ipis. And I really, I assure you, 100% matitiran talaga tayo ng mga kaipisan sa ating bahay. Alright, guys. So, yan na muna today yung aking vlog. So, sana, guys, mas may kunti kayong natutunan based po sa aking experience. Alright, guys. So, thank you so much sa pagsama, sa pag-watch sa akin. So, I really appreciate po. Now, I have 400 subscribers. Para mas marami pa akong ma-vlog sa inyo about sa mga simpleng paglinis sa ating bahay. Paano natin ito mapapalit?